Narating na ng expedition team ang isang isla sa Kalayaan Group of Islands na isinusulong ngayong buksan sa turismo. Ang ilan sa mga pinagdaanan bago masilayan ang islang bahagi ng pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea sa pagtutok ni Raffy Tima. Matapos ang halos 20 oras na biyahe sa BRP Melchor Aquino, narating ng expedition team ang Lawak Island sa munisipalidad ng Kalayaan. Pero hindi naging madali ang pagbaba mula sa barko dahil sa laki ng mga alon. Maging ang maikling biyahe patungo sa isla, extra challenge dahil sa mga alon. Pero papalapit pa lamang sa isla, sasalubong na agad ang mga orihinal na nakatira sa lawak, libo-libong mga seabird. Sulit naman ang hirap ng pagpunta dito sa Lawak Island dahil ito ang iyong makikita. Libo-libong mga seabirds na sooty tern na ginawa ng breeding ground ang lugar na ito. Mahalaga ang mga ganitong bird sanctuary para maprotektahan ang mga pelagic birds na ito. Target ng munisipalidad ng Kalayaan na makita ng mas nakararaming tao. Kaya nila inorganisa ang Great Kalayaan Expedition, isang tourism project ng bayan. Kung tutusin, mistulang tuldok lang ang isla sa malawak na South China Sea. Bago makarating dito, madadaanan ang Ayungin Shoal at ang Mischief Reef na tinayuan ng artipisyal na isla ng China. Mahigit 100 milya ang layo ng lugar na ito sa pag-asa. Base doon sa aking mapa, yung Mischief Reef ay nandito lang sa aming kaliwa. In fact, kanina bago mag-alas 9, may natanggap akong text. Smart welcomes you to China. So ibig sabihin, nakatanggap ako ng message galing sa isang cell tower na nasa China na raw kami. Karaniwang makukuha ang mga ganitong text kapag lumalapag ang telco subscriber sa ibang bansa. Pero sa pagkakataong ito, nasa loob pa kami ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Ang munisipalidad ng Kalayaan, hindi alintana ang isyong ito, maging ang mga insidente ng mga inkwentro sa pagitan ng mga tropang Pilipino at China. Para sa GMA Integrated News, Raffy Tima, nakatutok, 24 oras.